Yun. So hello mga kapamban. So this is our video regarding yung Wild Forest. So yan. So for this video, discuss natin how to play this game. Ano yung currently na hot topic dito sa Wild Forest? Syempre, ano ba yung play to airdrop na mangyayari dito sa Wild Forest? Ano yung token na makukuha nyo for playing yung Wild Forest? Syempre, yung play to airdrop nila. Ano yung lalabas na token? And para saan yung Lord NFTs? Para saan yun? Ano yung magiging impact nun dun sa play to airdrop? So yun yung mga gagawin natin. And of course, yung ating battle pass, yung ating premium battle pass. Pag-usapan natin paano tayo makakatapos ng premium battle pass. Paano natin ma-improve yung ating honor points pagdating din sa premium battle pass. Okay? So start muna natin. Siyempre, ito yung pinaka UI. Nakikita nyo naman ngayon yung current UI ng Wild Forest. So if you look at this one, ito yung ating profile. So ayan, yung mga different avatars na pwede nyong gamitin. And of course, yung nickname na pwede nyong lagay dyan. And the trophy, yan dito sa may bandang gilid or sa tabi ng ano profile. Ito yung trophy. So na-promote tayo sa level 4. So yung 4 natin is because of the wins that we have. So yan yun, yung wins natin. Dyan tayo nakakuha ng mga items, mga cards. Dito natin nakakuha yan. When we win some games. So dito natin makikita yan. So nasa League 4 na tayo. Then dito naman sa tabi ng ano nung Trophy Road, nandito naman yung mga top players. So ano dito yung mga top players natin. So medyo malayo tayo dito sa top players. 10,000 lang yung ating trophies. 1,000 lang pala, 1,064 lang yung ating trophies. And then paano natin laro itong game? So punta muna tayo dito sa cards. Bago tayo magpunta dito sa battle pass, punta muna tayo dito sa cards. So dito explain ko muna sa inyo ano yung mga units na ginagamit for playing this game. So if you look at this one, ito yung mga units. Yung units makukuha natin based dun sa cards na nakokollect natin when we win some games or may makukuha tayong mga items or chests na open tayong chests. Ito yung mga different cards that we have. Tapos ito yung battle deck. Ito yung mga pwede nating i-deploy dun sa mismong game. So meron tinatawag dito na tier 1, 2, and 3. So yung tier 1, ito yung mga basic na units na pwede nating i-deploy kapag nakapag-build na tayo ng barracks. So yung level 1 barracks will have ito yung mga pwede nating mga deploy na units. Pero kung nasa level 2 na yung barracks natin, pwede na to. Available na itong mga tier 2 units. And then yung max na yung barracks, pwede na natin i-deploy yung ating tier 3 units. So yung tier, dun din nakadepende yung stats nung actual units. So yung mga tier 3, usually yung mga medyo high in HP, high in damage, yan yung mga nandiyan sa tier 3. So kung titignan nyo ito, 662, damage niya is 110. Then dito naman, tignan natin naman ito sa uncommon na unit na nasa tier 2. So 237 lang yung health and then 42 lang yung damage. So mas malaki yung ano, mas mataas yung tier, mas malaki yung damage, mas malaki yung health. Tapos pag pumunta ka naman dito sa tier 1, ito lang yung damage niya saka yung health niya. Medyo mga basic lang. Pero as you build your base saka yung mga buildings doon, so nag-evolve din naman yung mga units na pwede mong ilagay. So okay, let's go into the game. So sample na natin ng isang game para mas maintindihan nyo what I'm talking about. So let's look for an opponent. So while looking for the opponent, meron kayong makikita mga tips dito sa bandang ibaba. So you could give order to your allies or units by tapping twice on a point. So pag nag-tap kayo ng twice, eto na naman tayo. So tingnan natin to ako mag ano yan. So ito pag kitinap mo yung plus, so pag di-deploy ka ng magbi-build ka diyan ng building. Tapos yung ano mo, yung unit mo, pwede mo namang i-tap dito. Para dito siya pumunta. So yan, pupunta siya diyan tapos mag ano siya diyan. Magdi-deploy din siya diyan sa lugar na yan. Tapos pag tinap mo ulit yung isang units, pwede mong i-deploy or pwede mong i-upgrade yung ano mo, yung building. Then pag meron ka ng enough na mana, pwede mo namang pwede ka na mag-deploy ng mga units, right? So barracks, tapos papuntahin natin siya dito. So either i-drag natin yung units or pwede naman natin siyang ano. Pwede rin naman natin siyang i-double tap do sa specific na location. Okay? So ito. Ito, lalagyan natin 'yan diyan. Drag, drag and drop, pwede 'yan. So ito barracks tayo. So, puro barracks lang muna. So, yan. Pag nakita nyo na medyo dumilim, ang visibility lang yan is ikaw lang din nakakakita ng units mo kapag naka-dilim.
So may shadow yan, may moonlight. So pag moonlight lang, ito lang, yung units mo lang kita mo. Then pag meron ka ng, sinasabi ko kanina, kapag na-upgrade mo na yung barracks, so meron ka ng available na tier. So kung maximum na yung barracks na isa mo, meron ka na, magiging available na to once na-kompleto mo na or meron ka ng enough na mana. Alright, so medyo naunahan tayo ng ating kalaban guys eh. Oh. So yan yun. So yan yung kalaban natin, medyo nauna na siya. Mauna siya nakaka-build ng ano dun ah. Ng 3, tier 3 na unit. Grabe. Grabe siya sa atin guys. Oh. Tingnan natin kung kakayanin. Ayan, ayan. Medyo kumapalag. Kumapalag tayo. Okay. Sayang sana. Sana masayang yung kanyang tier 3 unit. Ito tayo. So meron tayong dalawang dineploy dun. Okay. Hindi naman tayong dineploy na fox dun. So medyo lumalaban yung fox natin. Meron dito eh. Oh. Medyo masakit din eh. Oh. Lumalaban din talaga siya eh. Oh. So, upgrade lang tayo. Pwede natin upgrade. Ayan na naman. Akin na naman yung kanya. Meron na naman siyang ano dito, bear. Gates tayo. Gates. So, sana dumilim muna. Sana dumilim para makahabol pa tayo. Medyo lugi tayo. So, pwede mo i-command yung units to do a specific thing. Or pwede mo namang i-deploy lahat ng units mo dun sa isang double click lang. Ayan. I-upgrade tayo ngayon ng mga buildings. Ayan. Oops. Uy, medyo dulugi tayo dyan guys. Mali. Ipon-ipon lang tayo guys. Ito lang pwede mga ano, mga packs lang pwedeng dumira dyan. Kasi long range yung mga packs eh. Ayan. Tingnan natin kung kakayanin. Tapos meron tayong maglagay tayo ninja. So, hindi ko alam kung nakabawi na tayo or nag-aabang pa siya eh. Meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang units na nakaabang eh. Tingnan natin kung papalag. Meron medyo ano ah. Nakakaipon din siya ng units no? Nakakaipon din siya ng mga gandang units eh. Hindi ko alam kung dito siya atake sa baba or doon sa taas. Pero tingnan natin na maka 18 tayo. Or pwede rin naman tayo maglagay nito. Versus para meron tayong konting damage. Yung ninja. Tayo ng ninja. Tapos habol tayo ng 18. Pero malayo pa eh, no? Yan ba ang mga ano natin? Isa lang kasi yung nagawa kong main. Sa kanya dalawa, lugi tayo. Parang nalugi tayo din. Lugi tayo. Guys, dalawa na yung bear niya dito. Medyo nag-hesitate pa siya itong attack eh. Hindi ko alam bakit. Hesitant pa siya, dalawa na nga yung bear niya dyan, oh. Pero hindi pa siya na-attack dyan. Ah. Dalawa na rin yung ano niya. Dalawa na rin yung fox niya. Pag ako naka-deploy na ako, level 4 yun sa kanya, level 7 yung ano natin, yung bear. Makalawapan tayo. Ako. Baka pumalag to. Pero masakit to. Meron siya dito sa gitna na tower. So may tower siya sa gitna. Hindi natin siya pwedeng atakihin din sa pwesto na yun. Pwede tayo dito mag-ipon-ipon. Pwede tayo mag-ipon dito. Pag umatake siya doon, unahan natin siya dito. Diretsyohin natin siya dito sa mian. Ganyan na lang gawin natin. Tayo lang natin siya umatake. Ayan na guys. Umatake na siya dyan. Dito na tayo guys. Dito na tayo. Dito na tayo sa ano. Rekta na tayo sa ano niya. Tower niya. Okay lang yan. Unahan na lang tayo. Unahan na lang. Damage na lang versus ano. Damage. Tingnan natin kung papalay siya. Medyo, tingnan natin mauna siya. Ito, mauna yata siya. Tingnan natin kung mauna siya. Unahan na lang yan. Ay, nauna tayo. Ganun lang. So, that's how the game is being played. Medyo nautakan natin siya ng konti ron. Unahan lang, basagan lang ng tore. So, that's how you play the game. Medyo nakalamang lang tayo ng konti ron. Nakagulang tayo ng konti. Tapos, so panalo tayo doon. That's how you play the game. Ano lang, normal na ano lang na tower defense. And ito, yung tinatawag na battle pass. So, para ma-activate mo itong premium, may tatapusin ka na mga tasks dyan. Pero, I think at this time, so medyo ano na tayo, late na tayo doon. So, ito yung mga nakukuha natin na cards. So, random yan, nakukuha natin yung cards kada may makompleto tayo ng mga tasks. Especially pag may na-open tayo ng mga chests. Okay, so may tasks dito, yan, yung mga tasks na tatapusin.
upon completion ng task, may mga na-open na items dun sa rewards dito, may mga na-open tayo. So kunyari ito 724886. So pag nandiyan ka na sa ganyan, na-open mo na yung task na yan. So meron yan, no? May reward yan, no? May medal na equivalent upon completion ng task. Pag nakalaro ka ng 4, meron ka makakuha ka ng 70. Pag naka-win ka ng 15 games, meron ka 700. So yun yung mga makakukuha mo dito. So kung ilan yung kung anong level yung matapos mo, so makukuha mo yung free. Pero once na ma-activate mo itong premium pass, pati yung nasa taas, including yung ito, yung token na to, yung Wild Forest na token. So itong token na yan na ilalabas pa lang nila, so pwede mo na yan makuha. Okay, so meron kang 12 sana kung na-activate ko itong premium pass. So yan yung pwede mong gawin. So pwede, while waiting, siguro pwede ka na rin siguro mag-level up and mag-ipon-ipon ng ibang task. Kasi pwede, pag tinignan mo dito sa ano natin, tinignan mo dito, meron kang mga quest dito eh. So game achievements yan, battle wins, pwede ka makasampung wins, may additional ka na ba na reward or honor point yung tinatawag dyan dito. So yung inner, yung 800 yan is the honor. So nakakuha ng honor kapag natatapos mo yung mga quest dito. So yung battle pass progress, kung mag level 10 ka na dyan, may plus 400. And ito yung mga unit level ups, yun, meron ka rin makukuha ang mga honor dun sa pagkumpleto nun. Then yung battle, yung premium battle pass ngayon, kapag nakumpleto mo siya, meron kang additional na points na makukuha. Then kung part ka ng leaderboard, top 1,000, may additional honor points ka rin na makukuha dun. And even yung ano, yung account age, meron ding points na equivalent. Then for ito yung dito papasok yung lords, yung NFT lords, mga lords, yung mga nabibili natin dito. Pag click niyo tong marketplace, diyan makikita niyo available yung mga NFT lords. So itong NFT lords hindi pa siya nagagamit sa game. So ang magiging impact lang nito is you will earn a lot of ano honor points kapag na kapag meron ka nito. Kapag meron ka nitong mga lords. So kung meron kang rare, epic or legendary, ito yung mga equivalent na honor points na pwede mo makuha. Mystic nasa 20,000. Yun. So yung mga honor points based dun sa NFT lords na meron ka. Even the skins, pag meron kang skins, epic skin, nakompleto mo yung set ng epic skin, so meron kang 75, legendary 200. Kapag units naman, meron kang common units, tapos meron kang mga Tier 1, Tier 2, and Tier 3 set. So, nakompleto mo yun, meron ka rin honor points na equivalent. Then, uncommon, ganun din. So, itong mga to, yung units, NFT lords, and yung mga skins, available lahat yan dito sa marketplace. So, pag click nyo yung marketplace, maglalagin lang kayo, or kung meron kayong, kung meron kayong Ronin wallet, i-connect nyo lang doon sa Mavis Hub. So, medyo naglolo lang ngayon yung ano niya. So, kukonnect nyo lang sa Mavis Hub, then, pag nakonnect nyo na sa Mavis Hub, then you can start looking at the prices, yung mga pwede nyong kuhanin na, ano doon, na NFTs, pwede nyong bilhin yun doon sa marketplace. Dito sa mismo marketplace na to. So, Sky Mavis marketplace yung tawag dyan. So, yan yung mga pwede nyong gawin. So, para mas mapadami yung points, kasi nga, ang bibigyan nila ng play to airdrop dito is yung mga matataas na points. So, yung top 4,000. Will get yung airdrop. So, malayo tayo dun. So, top 4,000 yung mabibigyan dyan. So, nasa 26,892 tayo. So, medyo malayo pa tayo dun. Pero so, yung mga naunang naglaro dyan, syempre, malaki yung chance nila dyan. Especially yung mga nandito na sa bandang dulo. Yung mga nandito na yung level nila, 2,000 wins na. So, di ba? Malalaki na yung mga points nila dyan, definitely. So, yan yung mga pwede nyong gawin for the play to airdrop. Tapos kung may mga questions kayo regarding play to airdrop, syempre pwede nyo rin hanapin yan dito. So pwede nyo i-click tong play to airdrop. Aside from the scoreboard, aside for the pwede mong click yung info. So info, nandito yung tungkol sa play to airdrop. What is Wild Forest play to airdrop? Nandito lahat ng mga tanong na pwede nyong maisip. Nandito lahat yan. So how can I join the play to airdrop? Nandito rin yan. And eto, are you planning season 2? Siyempre, meron. Yes, meron yan. And what are honor points? Ito yung nabanggit ko kanina.
So honor points, yun yung na-earn natin for completing yung Wild Forest play to airdrop achievements. Okay? So yung mga beta units na nakukuha natin doon sa game. So nakita nyo kanina, naglaro tayo, tapos marami tayong units, di ba? So yung mga beta units, they will be converted separately closer to the game release. Okay? So hindi yun maka-convert to honor points. So yung pinakita ko kanina doon sa game, itong mga cards na to, mga beta units, hindi ito maka-convert sa honor points. Pero ito, pag nakakolekta ka ng mga cards, katulad nitong archer, nakakolekta ako ng enough na archer. So 94, 89 lang kailangan ko. So meron ako. Pwede ko na i-level up to. So level, magiging level 8 na yung ating archer. Okay, tas rare na yan, naka-rare na. So yung blue is rare, yung green is uncommon, then yung gray is yun yung common. So yan yung mga units natin. So ito yung currently na ginagamit natin. So ito ginagamit ko because of the low mana cost. This one low mana cost din ito. For the range attack kasi ito eh si ano si Spearman. Pero depende sa inyo kung ano yung gusto niyo ano yun, units na gamitin. Pwede rin naman. Yung iba ginagamit nila usually yung basic eh. Ginagamit nila for this one. So sa rarity ginagamit nila to minsan itong ano na to. Si etong swordsman yan, usually gamit na gamit yan, lalo na kung medyo max level na yan. Ito, ginagamit nila to, yung iba, nakikita ko ginagamit tong unit na to. So, yan yung ginagamit nila for the, dito sa tier 2, yung fox. Pero sa akin, ang ginagamit ko yung wolf. Ang ginagamit ko sa akin is yung fox, yung ninja, at saka tong healer. So, yan yung ginagamit ko sa akin. So, ito, mas gusto ko tong paladin, kasi may heal. Tapos meron akong long range and then ito yung quick attack ko, yung ninja. So yung kanina ako nanalo kanina because of the quick attack nung ninja. Alright, so yan yung ano natin, yan, that's Wild Forest guys. So if you are interested in this game, download nyo na. This is downloadable sa Google Play Store. Napakagandang game kasi pwede kayong yung both the players are playing inside the game eh. So parang sabay silang naglalaro. Sabay kayong gumagalaw dun sa game. So hindi kayo mabobore na parang nag-setup kayo ng base nyo tapos bahala lang umatake yung kalaban nyo. This time around, parehas kayong kumikilos. So nakikita nyo yung galaw ng kalaban nyo. Nakikita nyo kung anong units yung dinideploy niya. Kung anong building yung ina-upgrade niya, makikita nyo. So marami pang magiging update tong game na to. So maraming potential na pwedeng mangyari dito sa game na to. Ito pa lang yung simula. So yung mga interested sa mga gantong game, this is available in Google Play Store. You can download this one. And then kung gusto niyo na mag-invest dun sa mga units, sa skins, and dun sa lords, na yun yung king and queen eh, na lalabas, pag lumabas na talaga yung game sa market. So once na available na yun, syempre pwede nyo na. Hanggat mura pa, di ba? Pwede nyo nang pwede na kayo mag-invest dun sa mga ganung NFTs na magagamit nyo naman in the future. So those are the gist of the game. So hopefully yung mga nagusto ng gantong type of game, you can download this one. Pwede nyo tong laruin, i-try nyo muna tapos saka nyo saka kayo mag-isip kung mag-invest kayo in those skins, NFT, and units. Alright, so that's all about this game. I hope ay nakuha kayo dyan. I hope I explain everything, yung paano laruin yung game, ano tong battle, premium battle pass, paano makuha, what is the NFT Lords all about, paano to nakakatulong doon sa play to airdrop, and ano yung mga quests na kailangan nating matapos para madagdagan yung ating honor points. Alright, so that's all about this game and this video. Thank you and hope to see you in my next video. Bye-bye!